Today is November 8, 2021. We are going to cook pork chop, the steak. Okay, so we have set up three sets. Una, bababad muna tayo. Marinate the pork chop. Okay. First, we have calamansi. For three pork chop, around three to four pieces of calamansi. Okay. Okay. And then you have to use garlic powder, or since I don't have garlic powder, you can use some tinatad na bawang. Just spread it. Then, paminta or ground pepper. Okay. Okay na siya. So, last one is the toyo. Soy sauce. We have to use toyo. Tansyahan lang. Let's it. Leave it for 1 hour, 1 to 2 hours, or overnight, much better. Okay, that's it. Let's continue. After this, we will fry this. Okay. After na now, tapos na tayo mag-marinate. We're going to fry. First, lagay kayong konti mantika. Ayan. Konti lang. Kasi, meron naman siyang taba. So, yun na yung magmamantika sa kanya. Okay? So, prito na natin siya. One by one. Unahin natin nasa ilalim kasi siya yung babad na babad na. Tanggalin lang yung buto ng calamansi. Ayan, okay. Ay! Ayaw matanggal. Okay. Bakit kami yung kawali? Kaya mo yung kawali. Dapat kasta, dapat ang laki. Parang half cook yan. Yan, takpan mo na to. This, pwede siyang isahog mamaya. Lalagay natin siya mamaya pag ginis siya na. So, ayan. Make sure na tama lang siya. Yan, and then tapan nyo. Parang sinayin na lang. Tapos medium lang. Yan, tama lang. Tama yung apoy medium heat. Then yan, tapan mo. After nyo maluto, magpa-fry na tayo mamaya. Okay. Maglagayat muna tayo ng sibuyas for the meantime. And then we have already bawang. And then we have pork nor cubes. Okay. Let's start chopping. Habang ito pasa. Okay. Okay. Now, tingnan natin. Ang luto na siya.
Wow. Ayan, ito na. Na-overdo siya ata. So, hindi, sama lang yan. So, pagkatapos mo i-fry siya, hanguin mo na yung kutsap. Okay. And then, nagigisa na tayo ng bawang. Okay. By the way, thank you sa aking freshness ng Monterrey pork chop. Okay. So here, nagigisa na tayo ng bawang. Diyan ka na rin magigisa para sipir ka ang magigisa. Hindi na pwede ko. Kailangan natin ng sansip. Medium brown na yung bawang nyo. Next is the sibuyas. Bawang sibuyas, ulam na. At okay na yan. Lagay mo na dito yung pork chop. Tapos yung pinaka sauce. Kanina. Yung sauce na tira kanina. So, put it here. Susuyatin mo siyang konti. Lagyan natin konti-konti ng water. Para may konti sabaw. Ayan na yun. Pakuloyin lang natin. Para mabilis kumulo. Okay na siya. So, since luto na naman yan, manig na pakuloan siya kasi luto na naman yung pork chop niya. Okay. Lutahan na lang natin siya. Lasa na lang since ito na lang. Nor cubes, pork. Pagkirugin lang natin siya para mas linasa. And then, a little bit of sibuyas. So, ito yung ating pang toppings. Ihimay-himay lang natin yan. Masarap. Para siyang actually you can use red onion or white onion, anything you do. And that's it. Okay. Ito na ang ating kulo pa yung sibuyas. Just for like a minute. Pakuloan lang ng 1 minute and then that's done. No need for the salt since nitoyo na siya, hindi nilalagyan ng asin. Plating na tayo. Here, ready na siya.
deserve. Look, yummy. Okay, so now we're going to have it. He's here. We only have 3 pieces. Mahal ng baboy mo. These 3 pieces cost 150. This is Monterey pork chop. Healthy sibuyas. Okay. So we're done cooking. We have now our hindi makita yung baboy. There you go. We have now our finished product. Pork chop. Bistek pala pork chop.